Okay, moving to our next topic, bayan. Maraming nang hinayang, marami pong kababayan tayong nalungkot nang ipasara ng Department of Environment and Natural Resources ang Manila Zoo. Dahil ang rason, isa sa mga ikang lugar o ahensya o kumpanya o establisamiento na nagpupollute ng Manila Bay ang Manila Zoo. Yung mga dumi ng mga hayop doon, diretso daw doon sa Manila Bay. Kaya ipinasara ho yan. If you would recall na may clean up drive na inutos sa Pangulong Duterte na linisin ang Manila Bay. So, una pong tinamaan ang Manila Zoo. Ngayon, after several months at bago na po ang mayor ng Manila, ay plano pong buksan muli under Mayor Isko Moreno. Ano po? Pero alam ni Mayor Isko na maraming trabaho ang gagawin dyan, ha? Kailangan maging environmental and compliant muna ang Manila Zoo para mabuksan. Well and good, ika nga, dahil hindi lang ito pasyalan at gusto niya Mayor Isko ay maging educational na rin itong Manila Zoo na ito, napuntahan ng mga estudyante and at the same time ng mga turista na rin. Ito po, panoorin natin. Hindi po masaya. Hindi po namin nakikita ang mga ayop na makukulay. Ito na lang ang nararamdamang kalungkutan ng mga batang naabutan ng tutok tool for reload na naglalaro sa labas ng Manila Zoo. Sarado pa rin kasi ito sa publiko mula noong Enero matapos sabihin ng Department of Environment and Natural Resources na naglalabas ito ng maruming tubig sa Manila Bay. Dahil sarado, daang milyong piso halaga ang nawala sa lokal na pamahalaan. Pero alinsunod sa marching order ni Mayor Isko Moreno Domagoso, hindi daw dapat masakripisyo ang kalikasan kaya tuloy pa rin ang pangangalaga nila sa mga hayop at halamang nandoon. Yun nga lang, abunado sila sa gastos at pangangailangan ng mga hayop tulad ng pagkain at gamot. Pinatitignan na sa mga doktor kung may mga iniindang sakit ang mga hayop sa zoo, kabilang ang mga bagong panganak na tigre at ang elepanteng si Mali. Magkagayon man, mananatili sa pangangalaga ng LGU ang pagpapatakbo ng Manila Zoo. We will never sell Manila Zoo. No matter how we are going to modernize to address the demands of our time with regard to our visitors. Definitely, hindi niya ibebenta, hindi niya ipapasok ng joint venture. Ito ay pamamahalaan ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Environment and child-friendly destination ang isa sa mga gagawing pagbabago sa tinaguriang top tourist and learning spot ng lungsod. Sabi nga ni Moreno, panahon na para itama ang maling bansag na sani ang lugar ng polusyon kahit na sa kanilang pagtatayay. Ang maruming tubig na lumalabas sa katabing estero ay hindi lang mula sa zoo kundi galing maging sa mga katabing komunidad at commercial complex. Just like ang ginawa nila sa Boracay, gusto nila maging maayos ang mga wastewaters natin at kung maaari, malagyan natin ng STP. Pero as of the moment, parang nung pag-turnover namin, wala pang nangyayaring pag-construct ng STP na hinahanap ng DNR para mabigyan kami ulit ng permiso. Bago ito muling buksan, sisiguruhin muna nilang susunod at aayon sa environmental laws ang Manila Zoo. Ipinasilip ng Public Recreation Bureau sa Tutok Tool for Reload ang loob ng tahanan ng mga hayop sa syudad. Pansin na nga ang kalumaan ng mga pasilidad. This was built 1959. Kaya ngayon, tingin ko, kailangan talagang paripet at maraming tumutulog yan. Nandiyan ang mga records namin sa taas. Mga computer. Ito, mga quarantine ng mga hayop to. Dito inaalaga ng mga nagkakasakit, mga bagong panganak. Saan ka nakakita ng parang ospital na ganito? Kita mo mga bubong. Lahat yan, tumutulo yan. Pati mga empleyado ko, nagkakasakit dito. Pinasimula na rin ng bagong pamunuan ang pagpipintura maging sa mga palaruan. Kasalukuyang bumubuo ng pag-aaral ang lungsod sa kung ano ang gagawin sa 5.5 hectares na zoo at magkano ang kakailanganing gastos. Ginagawa na ang pag-aaral kahit wala daw silang makuhang ulat mula sa nakarang administrasyon hinggil sa overall status ng 60 taong gulang na zoo at nasa 200 empleyado nito. At kung talaga daw may kapabayaan. Possibly silang makasuhan, doesn't have to be me. In fact, any John Doe and Mary who is taxpayer of Manila can file cases against sa hearing officials of the city government.
Aasahan din na pagdami ng mga halaman at hayop upang maging dagdag kaalaman sa mga mag-aaral na ginagawa itong educational tour site. Kaya excited na ang ilang batang Manilenyo sa muling pagbubukas nito. Para pag naayos na po yan, ano, pasok na po na kami ng pasok para hindi na po kami ano, hanap ng mga ibang hayop po. Umaasa ang lahat na bubuhos din ang tulong at bayanihan sa pagpapreserba ng zoo. At di maglaoy, sasapit din ang panahon na hihirangin itong world-class zoo.